Tinungo ng aming team ang lugar na natukoy sa video. Natagpuan siya ng aming team sa bayan ng Pinili sa Ilocos Norte. What's your name? Ito ang lola niyo. Malayo sa nakasanayan nating nakakatakot ngunit mapagbirong kalagayan. Si Nanay Lilia, mahina na ngayon. Kwento ni Nanay Lilia, dito lang daw Hulyo nung una siyang nakaranas ng pananakit ng likod. Nagsisulat pa po ako ng pelikula, siguro mga ika-anim na buwan na po, getting worse, ay natakot na po ako. Ang ginawa ng anak ko, pinauwi na ako dito, inatid na ako ng apo ko na walang paalam sa showbiz industry. Dahil sa iniinda niyang sakit, hiniling ni Nanay Lilia na makauwi na sa nag-iisa niyang anak sa Ilocos Sur. Kaya naman itong August 4, nagpa-rescue si Nanay Lilia, ang grupo ni Marieta, mula sa Quick Reaction Team ng Task Force Lingkod Cagayan, ang isa sa mga naunang sumaklolo sa kanya. January 3, 1935, ipinanganak sa Tuguegarao, Cagayan, si Lilia Cuntapay. Graduate ng Bachelor of Science in Education. Naging guro ng grade school sa Tuguegarao. Sinubukan din niya ang pagba-buy and sell. At pumasok pa sa NAPOLCOM o National Police Commission. Ang nag-iisa niyang anak. Parang hindi ko matanggap kasi yung huling pelikula na talagang hindi ganyan ang kalagayan niya. 2 to 3 months ago lang, kaya nga nabigla ako eh. Nung inihatid dito yung anak ko. Ayon sa doktor na tumitingin sa kanya, nangangailangan daw ang veteranang aktres ng agarang tulong medikal. Nagpa-check up naman ako. Yun daw po bone ko dito sa likod, nagkasalisi. At hindi lang yun, yung bone ko raw ma'am ay marupok na. Kaya nagka-dislocate na. Sa awa at tulong ng Panginoon, doon pa rin po ako nananalig. Isa pa sa mabigat na dinadala ni Nanay Lilia ngayon, ang kanyang pang-araw-araw na gastos. Mula raw kasi nung indahin niya ang kanyang spinal column, hindi na siya nakapagtrabaho pa. Kaya nga ma'am, sa pagbagitan ninyo, sa pag-i-interview niyo sa akin, pinapaalam ko na napakasakit na iwanan ko ang showbiz na almost 41 years kong ginagalaman. Muli siyang nanawagan. Pangit naman o nakakaya naman sabihin sa kapwa ko, co-workers man o kababayan o kababata o kakilala na wala akong pera. Meron pa naman po konti. Pero ma'am, yung konti niya lagana po yon ay inilaan ko na po, naka-stack na po para sa akin huling hininga. Kumbaga, madalit sabi sa aking pagkamatay, ma'am. Kung ibigay ni Lord na gumaling ako, sa tulong ng financial support ng sino mang maawa sa akin, pabalik po ako. Hindi naman po ako nagsasabi ng palimos o what. Kung may awa at nanggaling sa ubod ng puso nila ang tulong sa akin, maraming salamat. Caridad Sanchez, mahal kita, Miss Perla Bautista. Alam ko nandiyan kayo. Para pag-aanin ang kanyang dinadala, isang sorpresa ang ipinahatid namin kay Nanay Lilia. Ay!
Salamat sa mga. Salamat. Salamat, ma'am. Masaya po. Masaya ako. Hindi lang po thank you ang sasabihin ko sa iyo, ma'am Jessica. A million thanks sa inyo sapagkat napakalaki mo ang naitulong sa akin. Hindi lang po sa kanino ko, kundi pati na po yung pagpapahanap niyo sa akin, pagkuha niyo sa akin as guest in your show, ma'am. Thank you very much, ma'am.